Tunghayan mo, Viva po, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabakagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayon, naginugulita ang kalinis-linisang ina ng Diyos at kaming idinadalangin niya ay makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Inilulukog namin ito sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasalubong niya si Abiyas, ang propetang taga-Silo. Ito'y nag-iisa at bago ang dalang balabal. Walang ano-ano'y inalis ni Ahiyas ang kanyang balabal at pinagpunit-punit sa 12 piraso. Sabi niya kay Jeroboam, kunin mo ang 10 piraso, sapagkat ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi alang-alang kay David na aking lingkod at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang sa lahat ng lipi ng Israel. Buhat noon hanggang ngayon, humiwalay ang 10 lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos, Diyos ay
Huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa'yo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan na ang sabi ng poong mahal. Ngunit ang bayang ko'y hindi ako pansin. Hindi ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking pinabayaan ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Tinig ko'y iyong pakinggan na ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway, agad lilipulin. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Magsitayo po ang lahat. Tutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Matapos tahakin ang lupain ng Decapolis, dinala sa kanya ang isang lalaki na bingi at utal at ipinimangkik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at kinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, na ang ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito na wala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbakwalang, ay lalo namang nilang ipinamamalita ito. Sila ay lumukhang ng gilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakarinig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. May isang lalaki, siya ay bingi at pautal-utal kung magsalita. Bakit itong tao nakarinig na muli at nakapagsalita na ng napakalinaw? Ang dahilan kasi, inilapit siya sa Panginoon at hiniling sa Panginoon pagalingin ang tao. Kaya itong tao nakapagsalita na ng malinaw, nakarinig na ng husto. Jesus ang nagpagaling sa kanya. Ang paalaala sa atin ng Ebanghelyo, kung anuman ang ating sakit, ibig natin gumaling. Lumapit lamang tayo sa Panginoon, magpatulong. Ipagkakaloob ng Panginoon ang ating kahilingan. Magsitayo po ang lahat. Diyos ng hiwaga, nasa tabi ka namin at nalalaman mo kung ano ang bumabagabag sa amin. Kaisa ni Maria, ang ina ng iyong anak at aming ding ina, pakinggan mo ang aming kahilingan. Ang ating tugon, Panginoon, umaasa kami sa iyo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso, naway maging tapat sa kanilang pangako sa Diyos, manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga mananampalataya naway palakasin ang kanilang pagtitiwala at pananalig sa iyong tulong at maging handa nawa silang sundin ang iyong kalooban, manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga pinahihirapan ng mga natatagong sakit, naway magpasa ng kanilang krus ng buong tapang, lalo na kung walang nakahandang dagling panlunas, manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga may sakit naway makatagpo ng kagalingan, manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami upang kami ay maging handang ipagkatiwala ang aming mga sarili sa iyo. Katulad ng ginawa ni Maria, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Jesus, Nazareno, narito kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng bubas at putil ng trigo. Jesus.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggulitan namin sa Makal na Birhen, hinihiling namin ang aming pag-aakin ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala na maging ina ni Jesus, ang Makal na Birhen na nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang Makal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkulin na kumalinga sa anak mo na manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanong kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang noo na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo.
Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaluob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
sa tagubilin ng mga nagagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkaluuban kami ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lakat ng kapakabakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami nang kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto. Huwag na po kayong aalis o lilipat. Ang mga lay minister po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa aking nagbibigay buhay. Sa pagulita namin sa makal na ina ng iyong anak, ay malugod nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na muna po ang lahat. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinagtutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Paalala, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. At panatilihin lamang po natin ang physical distancing sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Panalangin para sa mga may sakit. O mapagkalingang Birhen ng Lourdes, kaming mga dumaranas ng mga karamdaman ay dumudulog sa iyo sapagkat ikaw ang tagaaliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo dahil sa marami at mahimalang pagpapagaling na ginawa mo sa Lourdes at sa buong mundo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimentuho. Kami ay buong kababaang loob na sumasamo sa iyo para sa aming mga kapatid na may karamdaman. Yamang tunay na marami ang gumaling dahil sa pamimintuko sa iyo, mangyaring gumawa ka ng isa pa at iligtas itong mahal namin sa buhay. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila ay makabalik sa paglilingkod sa iyong anak na nabubukay at nagkakari magpakailanman. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami. Tagaaliw ng nagdadalamhati, ipanalangin mo kami. Kalusugan ng mga may sakit, ipanalangin mo kami.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaawaan kayo ng Diyos at gawaran niya ng pagbabasbas ang inyong mga larawan, mga dasalan, at mga ibang religious articles upang makatulong sa inyong kasalukuyang buhay sa ikauunlad sa paggawa ng kabutihan upang inyong makamit ang ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Piligin po ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. So, Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami.